Ako si Maria at ito ang aking kwento. Tiffany's POV. Natapos ang pagkain ng dinner namin, nalutang ako. Wala kasing ibang ginawa si Dimitri. Sa buong oras ng pagkain namin kung hindi gisingin, ang natutulog kong dugo. I have to go. Babalik na lang ako bukas. Mukhang wala ka namang balak na yayain ako matulog sa kwarto mo eh. Maya-maya ay wika ni Dimitri sa akin. Bakas ang tampo sa boses nito pero hindi ko nalang binigyang pansin. Hindi pa ba siya masaya na sinamahan ko siya dito sa dining area para magkape? Napakape tuloy ako na wala sa oras dahil sa kanya. Huwag ka nang umasa, hindi mangyayari ang nasa isip mo dahil mas gusto kong matulog buong gabi. Mas gusto kong magpahinga na ako lang at walang asungot sa tabi ko. Sagot ko naman sa kanya. Napansin kong pigil tumatawa kaya kaagad ako nakahinga ng maluwag. Mukhang nagbago na nga siya. Nakikinig na sa mga katwiran ko eh. Asungot pala ha? Eh sa lakas mong umungol, asungot na ang tingin mo sa akin ngayon. Nanunod yun itong wika. Kagad ko tuloy itong sinenyasa na hinaan niya ang boses niya. Nakakahiya kung sakaling may makarinig sa lumalabas sa bibig niya. Dimitri naman, ikaw talaga. Kailangan mo pa bang banggitin ang tungkol sa bagay na yan? Nakakahiya kung sakaling may makarinig sa'yo. Kunwaring naiinis kong sagot sa kanya. Nagulat pa ako dahil kaagad itong napahalakak ng tawa. Para naman ako namamagnet na napatitig sa kanya dahil ang totoo, ngayon ko lang ito nakita ang tumawa ng ganito. Kita ko din ang galak sa kanyang mukha kaya hindi ko na napigilan pang mapangiti. Mukhang nagbago na nga siya. Hindi na siya nakakatakot at wala ng dating bagsik sa mga mata niya kapag tinititigan ko to. Ngayon ka pa ba mahihiya? Ikaw talaga? Natatawa pa din itong bigkas. Hindi ko naman mapigilan, nairapan ito. Bakit feeling ko gusto niya akong asarin ngayong gabi? Umuwi ka na nga. Baka kung saan pa mapuntang pag-uusap natin ito eh. Isa pa, lumalalim ng gabi at kailangan mo na rin magpahinga. Sagot ko naman. Bakit ba kasi kailangan ko pang umuwi? Gayong ang laki naman ng kama mo. Ikaw na rin na nagsabi na gabi na at pagod na rin ako. Sige na sweetheart, dito na ako matutulog. Please, uwi ka nito. Pinalamlam pa nito ang kanyang mga mata pero nginisihan ko lang ito. No, hindi pwede. Umuwi ka na muna sa bahay mo dahil hindi magandang tingnan na inuumaga ka dito sa mansyon. Baka kung anong isipin ng mga taong nakapaligid sa atin eh, sagot ko sabay tayo. Napansin ko pang biglang paglungkot ng aura nito tumayo na rin. Yeah, I understand. Pero sana dumating ng time na pumayag ka ng umuwi sa bahay natin. Kasama ng mga bata. Gustong gusto ko na din kasi kayong makasama. Masyadong malungkot ang buhay ko simula nung nawala ka sa akin. Bakas ng lungkot sa boses nito habang sinasabi ang katagang iyon. Hindi naman ako nakaimik. Sa totoo lang, hindi pa talaga ako ready bumalik sa kanya. Natatakot pa rin kasi ako na baka muling bumalik sa dati ang ugali niya. Palagi mong tatandaan na hindi ako magsasawang maghintay kung kailan mo ko muling matatanggap. Pero sana soon, muling wika nito kasabay ng paghalik sa noo ko. Laglag ang balikat na naglakad ito palabas ng dining area. Nasundan ko na lang ito ng tingin. Mabilis na lumipas ang araw, balik sa dati ang buhay ko. Tuluyan ang sinumpahan ng kaso si Rico at kasalukuyan na siyang nakakulong. Pero hindi pa rin nagsasawang pamilya niya na lumapit sa amin para humingi ng tawad. Malaki ang kasalanan na nagawa ni Rico. At kahit gusto ko siyang patawarin, pursigido talaga sila ni mama at papa, pati na rin si Dimitri, na tuluyang ikalaboso si Rico. Wala na akong nagawa kung hindi ang manahimik na lang habang inaabala ang sarili ko sa pagtitraining sa opisina at pagiging mabuting ina ng mga anak ko. Pwede ba akong humingi ng favor sa'yo, sweetheart? Abala ko sa harap ng computer nang marinig kong boses ni Dimitri. May sarili na akong opisina at sanihin ako sa biglaang pagdating ni Dimitri para bisitahin ako. Katulad ngayon, may bitbit na naman itong mga bulaklak at isang paper bag na may lamang pagkain in order niya para sa akin. Lunchtime na't alam nitong tamad akong lumabas ng opisina para kumain kaya ito na rin talaga ang magkukusa. Nadalhan ako ng pagkain dito sa loob ng opisina na siyang kinasanayan ko na rin. Favor? Hindi mo pa nga ako kinakamusta, favor na kagad ang hinihingi mo? Kunot-noo kong tanong sa kanya.
Kagad itong umiti at nagmamadaling lumapit sa akin. Pumesto ito sa likuran ko habang inumpisahan niya na namang masahihin ang magkabila kong balikat. Nakumusta na kita kaninang umagat, awkward naman kung kakamustahin kita ulit ngayon. Sagot nito, tinasan ko lang to ng kilay at hindi na ako sumagot pa. Well, pwede ko bang sabihin kung anong favor ang hihingiin ko sa'yo? Muling tanong nito, napipilitan naman akong tumango. Gusto sana katangyayain kasama ng mga bata sa Visayas. Wika niya kaya kagad ako napalingon sa kanya. Sa lugar na yun ako dumanas ng walang kapantay na hirap, kaya ayaw ko na sanang balikan. Gusto ko na rin sanang kalimutan ang lugar na yun. Pero since muli akong niyaya ni Dimitri sa lugar na yun, wala akong choice. Kung hindi ang tanungin siya kung anong dahilan niya. Kung tungkol lang sa negosyo, hindi na dapat pa kami sumama ng mga bata dahil alam ko namang hindi ako mag-e-enjoy sa lugar na yun. Bakit doon? Walang gana kong tanong. Talagang gusto kong iparamdam sa kanya na hindi ako interesado at hindi ko siya mapagbibigyan sa gusto niya. Gusto kitang ipakilala kay Mommy, sagot nito. Nagtataka naman ako na patitig sa kanya. Biological mother ko, nasa Visaya siya ngayon. Plano ko sanang ipakilala ka sa kanya noon pa, kaya lang medyo naligaw ako ng landas kaya hindi natuloy. Wika ni Dimitri sa akin. Napansin niya marahil ang pagkagulat ko dahil sa pagbanggit niya ng salitang Mommy. Biological mother mo? Sorry, pero meron ka pa ba noon? Bakit sabi mo sa akin noon matagal na siyang patay? Sagot ko naman, napansin ko naman ang guilt na kagad na lumitaw sa mukha niya. Parang nagsisinungaling nga siya sa akin noon. Kaya naman wala akong dahilan para hindi paniwalaan ang sinasabi niya ngayon. Minsan ko na rin kasing naitanong noon sa kanya kung nasaan ang kanyang ina, pero ang nabanggit niya sa akin ay matagal na raw patay. Kaya hindi ko na rin talaga maiwasan na magulat dahil iba na naman ang sinasabi niya ngayon. Sorry. Puno kasi ng galit ang puso ko noon para sa kanya at matagal ko na talaga siyang itinuring na patay na. Pero noong muling nag-cross ang landas namin, saka ko lang na-realize na lahat tayo ay makasalanan. Walang dahilan para itakwil ko siya dahil kahit na pagbalibalik ta rin man ang mundo, hindi mababagong katotohanan na ina ko pa rin siya. Sagot nito, muli naman ako napangiti. Mabuti naman at na-realize niya yun, dapat din talaga marunong tayo magpatawad para naman magkaroon ng katahimikan ng ating buhay. Actually, napatawad ko na si Dimitri sa lahat ng mga pagkakamali na nagawa niya sa akin. Malaki ang pasasalamat ko sa kanya dahil iniligtas niya ako mula sa mga kamay ni Rico. Sadyang pakipot lang talaga ako kaya kunwari, hindi pa ako pumapayag sa gusto niyang mangyari sa muling bumalik sa dati naming tinitirahan. Pero siguro after naming mabisitang kanyang ina, pagbibigyan ko na siya. Gusto ko na rin naman na magkaroon ng katahimikan, lumalaki ng mga anak namin at mas maganda pa rin na makakasama nilang kanilang ama sa isang bubong lang. Pasensya ka na kung naitanong kong tungkol sa bagay na yon. Hindi mo naman kasi kaagad nilinaw sa akin. Akala ko kung sinong pupuntahan natin doon. Akala ko for business kaya ka nagyayaya sa akin na muling bumalik ng Visayas. Sagot ko naman, hindi kita yayayain sa lugar na yon kung for business ang pakay ko. Alam ko mas masaya ka dito sa Metro Manila kumpara sa lugar na yon. Hindi na kita masisisi, sagot nito. Hindi ko namang maiwasan na muling mapangiti. Natutuwa ako dahil kahit papaano, isinaalang-alang niya na ngayon ko anong gusto ko, hindi kagaya ng dati. Kailan ba tayo aalis? Tanong ko sa kanya. Excited na din ako makilalang ina niya at saka gusto ko rin na malaman kung anong feeling ng pagkakaroon ng biyanan. Ibig mo bang sabihin, sasama ka sa akin? Tanong nito. Ramdam kong tuwa sa kanyang boses kaya hindi ko na maiwasang matawa. Bakit? Ayaw mo ba? Actually, gusto ko na rin naman makilalang Mommy mo. Natatawa kong sagot. Kaagad ko namang naramdaman ang pagyakap nito mula sa likuran ko. Kasabay ng pagdampi ng labi niya sa pisngi ko. Lalo namang bumahan ng tuwa ang nararamdaman ng puso ko dahil sa simpleng paglalambing na ginawa niya ngayon. Sinabi ko bang ayaw ko? Of course, gustong gusto ko. Bukas na bukas din na alis tayo. Don't worry, hindi naman tayo mahirapan sa biyahe dahil may chopper naman ako. Excited nitong sagot. Mabilis na lumipas ang buong maghapon. Si Dimitri na mismo nagpaalam kina mama at papa na isasama niya daw kami mag-iina sa biyahe niya pa Visayas. Nagtaka pa nga ako dahil wala namang maraming tanong ang mga magulang ko. Kagad na silang pumayag kaya naman hindi ko maiwasang makaramdam ng excitement. Kinagabihan, excited ako nag-empake ng aking mga gamit. Kahit na sinabi ni Dimitri na hindi naman daw kailangan ang magdala ng maraming gamit.
Marami namang mall sa pupuntahan namin kung saan pwede kaming mag-shopping. Ganun pa man, ayaw ko pa rin magpaawat. Personal kong inihanda lahat ng mga pangangailangan namin ng mga bata. Pagkatapos kong mag-impake, halos hindi din ako nakatulog dahil sa sobrang excitement na nararamdaman. Para akong isang teenager na gusto na ulit makita ang crush ko, kailangan na talaga sigurong tigilan ko ng pagpapakipot ko kay Dimitri. Papayag na talaga ako na makasama siya ulit total. Alam ko naman sa sarili ko na pagpayag ko na lang hinihintay ng lahat. Ramdam ko na rin naman ang basbas nila mama at papa. Tiffany, iha, ayos ka lang ba? Bakit parang nangungulumuta ka? Tanong kaagad ni mama sa akin kinaumagahan. Maaga akong bumaba ng dining area para sana uminom ng kape. Para naman mabuhay ang dugo ko. Magdamag kasi ako hindi nakatulog. Kaya feeling ko latang-lata ang pakiramdam ko ngayon. Ayos lang po ako ma, iinom lang po ako ng kape habang hinihintay kong pagsundo sa amin ni Dimitri. Sagot ko naman, mga anong oras ba kayo aalis? Abat kung hindi maganda ang pakaramdam mo, magpahinga ka na muna. Maintindihan naman ni Dimitri kung hindi kayo makakaalis sa tamang oras. Sariling chopper niya naman ang sasakyan niyo kaya wala kang dapat na ikabahala. Wika ni mama. Kaagad naman ako umiling. Ayos lang po talaga ako ma, huwag niyo po kong alalahanin. Nakangiti kong sagot. Isang mahabang buntong hiningang narinig ko bago dahan-dahang tumango si mama. Okay, fine. Basta mag-iingat kayo ha. Ingatan yung mga bata. Wika ni mama sa akin. Kaagad naman akong tumango. Promise po ma, huwag po kayong mag-alala. Bibisitahin lang po namin ang mommy. Di Dimitri at babalik din po kaagad kami dito sa Manila. Nakangiti kong sagot. Huwag kayong magmadali. Mag-enjoy lang kayo sa lakad niyo at huwag niyo kaming isipin. Sagot naman ito. Laking pasasalamat ko talaga dahil nagkaroon ako ng maunawaing mga magulang. Mabilis na lumipas ang oras. Sakay ng chopper, kaagad kaming bumiyahe pa Visayas. Naging maayos naman ang buo naming biyahe hanggang sa nakarating kami sa bahay ng mommy ni Dimitri at masaya kaming sinalubong. Dimitri anak, mabuti naman at hindi mo kami binigo. Teka, sila na bang mag-ina mo? Kaagad na wika ng excited na ina ni Dimitri. Sa aura pa lang ng mukha nito, alam ko magkakasundo na kami. Oo ma'am, si Tiffany po, ang maganda kong asawa na palagi kong kinikwento sa inyo. And sweetheart, si mommy, siya ang biological mother ko. Nakangiti nitong wika. Nice to meet you po, nakangiti kong wika. Pero nagulat na lang ako nang maramdaman kong mahigpit nitong pagyakap. Kaagad ako napatingin kay Dimitri na noon ay kitang-kitang tuwa sa kanyang mga mata. Welcome to our family, iha. Ikinagagala kitang makilala. Sambit nito. Wala na akong nagawa pa kung hindi ang gumanti ng yakap sa kanya. Thank you po. Nakangiti kong sagot at kaagad na napakalas sa pagkakayakap sa kanya nang marinig ko ang pag-iyak ng isa sa mga anak ko. Kaagad namang dinaluhan ni Dimitri si Lucia at Kinarga. Sila na bang mga apo ko? Tanong ng mommy ni Dimitri, nakangiting nilapit ni Dimitri si baby Lucia. Sa inasamantalang kaagad ko din kinarga si baby Lucio Chris. Say hello to Lola, nakangiting wika ni Dimitri sa anak. Hindi ko maiwasang mapangiti nang mapansin kong pagtulo nang butil ng luha sa mga mata ng biyanan ko. Ang gaganda ng mga apo ko. Diyos ko salamat, akala ko talaga hindi na darating sa buhay kong ganitong klaseng pagkakataon. Salamat sa Diyos dahil nasilayan ko pa sila. Umiiyak na wika ng ina ni Dimitri at isa-isang hinalikan sa pisngeng mga apo. Masasabi kong isa ito sa pinakamasayang araw ng buhay ko. Mainit ang pagtanggap sa amin ng ina ni Dimitri kaya alam ko magiging masaya na kami. Nasa masaya kaming sitwasyon nang mapansin kong paghinto ng sasakyan sa harap ng bahay. Bumaba isang familiar na babae at nakangiting naglakad palapit sa amin. Hindi ko maiwasang magulat na makita ko ng malapitan ng kanyang itsura. Divina? Hindi ko maiwasang sambit at nagtatanong ang mga matang napatitig kay Dimitri. Siya ang half-sister ko. Nakangiti nitong sambit, hindi naman ako makapaniwala. Sa tagal na magkasama kami ni Divina sa US, hindi man lang pumasok sa isipan ko na kamag-anak siya ni Dimitri. Sa bagay, hindi din kasi nabanggit sa akin ni Divina ang tungkol dito. Surprise! Wow, sa wakas, nagkita ulit tayo, Tiffany! Nakangiting sambit ni Divina nang makalapit sa amin. Gusto ko sanang magtampo sa kanya dahil sa pagiging malihim niya. Pero hindi ko na nagawa pa dahil kaagad na ako nitong niyakap ng mahigpit. Imagine, hindi ko akalain na kahit pala nasa US ako, alam na alam nitong si Dimitri ang mga nangyayari sa buhay ko. Kaya pala hindi na ito nagulat nang malaman niyang nagkaanak ako.
Mula umpisa, alam na alam niya kung anong mga nangyayari sa buhay ko habang nasa malayo ako sa kanya. Ngayon ko lang napatunayan na wala pala talaga akong lusot sa isang Dimitri Dal Chavez. Ang daya mo talaga. Kunwaring naiinis kong wika kay Divina nang makawala ko sa pagkakayakap nito sa akin. Pagtawa lang ang naging sagot nito sa akin kaya naman kunwaring naiinis ako itong tinitigan. Sorry naman, sa palagay mo ba kapag nalaman mo na half-brother ko si Dimitri, papayagan mo ko makalapit sa'yo? Papayag ka kayang maging kaibigan ko? Tanong nito, hindi ko naman maiwasan na mapangiti. Nangyari na mga nangyari at ayaw ko nang balikan. Napatawad ko na nga si Dimitri kaya wala na ang dahilan pa para kastiguhin ko pang Divina na to. Ang importante sa akin ngayon ay batin na kami ni Dimitri at tanggap din ako ng pamilya niya. Dahil sa mainit na pagtanggap ng pamilya ni Dimitri sa akin at sa kambal, lalo ako nagkaroon ng kumpiyansa sa sarili ko na muli ipagkitiwala ang puso ko kay Dimitri. Natapos ang buong araw na puno ng tawanan at pagsapit ng gabi, walang ibang tao ang mas excited kung hindi si Dimitri. Dahil pumayag ako na sa kwarto niya kami matutulog kasama ang mga anak namin. Thank you. Kagad na sambit sa akin ni Dimitri nang makapasok na kami dito sa kwarto. Kasalukuyan kong pinapalitan ang damit pantulog ang kambal. Halata sa mga mata nilang antok kaya naman kailangan na talaga nilang mapalitan ang damit pantulog para makatulog na sila ng maayos. Masyado silang nag-enjoy sa bagong environment at halos ayaw na silang ihiwalay nila Divina. Nakiusap pa nga sa akin ang biyanan ko na kung maaari magstay pa kami ng mas matagal sa lugar na to para mas makabonding pa nilang medyo matagal ng kambal. Hindi naman ako makapag-decide kung pagbibigyan ko bang nais nila dahil nasa kay Dimitri pa rin ang huling desisyon. For what? Nakangiti kong tanong kay Dimitri. Napasulya pa ako sa kanya at kita kong ngiti sa kanyang labi habang pinapanood niyang ginagawa ko. Dahil nandito na kayo sa tabi ko, matagal kong pinangarap ang sandaling ito at sa wakas natupad din. Hindi mo lang alam kung gaano ako kasaya ngayon, sweetheart. Ito yung isa sa pinakamatagal ko ng pangarap, ang makasama ko kayo ng mga bata. Nakangiti nitong sagot. Tinapos ko lang ginagawa ko pagkatapos kagad kong hinarap si Dimitri, nanunin nakaupo na sa kabilang bahagi ng kama. Hindi pa rin maalis-alis ang ngiti sa labi nito, senyales lang na masaya talaga ito sa presensya naming mag-iina sa tabi niya. Nagbago ka na, diba? At dahil mabait ka na ngayon, eto nang reward mo. Nakangiti kong sagot. Hinaplos niyang aking pisngi kagad akong napapikit. Handa akong magbago basta bumalik ka lang sa akin. Ikaw ang buhay ko, sweetheart. Kayo ng mga bata. Sagot nito kaya kagad ako napayakap sa kanya. Thank you, Dimitri. Hindi mo lang alam kung gaano ako kasaya ngayon. Akala ko talaga mag-isa kong palalakihin ang mga anak natin. At salamat dahil hindi ka nagsasawang suyuin ako. Kahit napakipot ako, nandyan ka pa rin palagi handa akong intindihin. Sagot ko. Naramdaman kong pang pagdampi ng labi nito sa tuktok ng ulo ko bago ito sumagot. Marami akong pagkakamali na nagawa sa'yo at given na sa akin ang pagpapakipot na yan. Bastang importante sa akin, nandito ka na sa tabi ko. Kasama ng mga anak natin, sagot nito. Lalo ako napangiti ng maluwang pero napakalas din sa pagkakayakap sa kanya na may biglang naalala. Napansin ko pang pagkagulat sa mukha nito pero hindi na rin ito nagsalita. Teka lang, talaga bang ikaw ang nasa likod kung bakit kami nagkakilala ni Divina sa US? Hindi isang malaking coincidence ang pagiging magkapitbahay namin? Tanong ko sa kanya. Although naipaliwanag na sa akin ni Divina kanina ang dahilan ng pakikipaglapit niya sa akin noon na nauwi pa nga sa tunay na pagkakaibigan. Gusto ko pa rin marinig mula sa bibig ni Dimitri na kahit lumayo na ako sa kanya, gumawa pa rin ito ng paraan para masiguro niya na maayos ang kalagayan ko sa US. US-based na rin si Divina noon pa dahil doon siya nag-aaral. Pero noong nalaman ko na lumipad ka papuntang US, inalam ko kung saan ka nakatira at pinalipat ko si Divina malapit sa'yo. Nag-aalala ko sa'yo at gusto ko masiguro ang kaligtasan mo. Hindi naman kasi pwedeng sundan kita dahil alam kong galit ka sa akin. Baka lalo ka lang ma-stress at lalo akong layuan. Sagot nito, para namang may kung anong mainit na bagay ang biglang humaplos sa puso ko. Ngayon ko lang mas naramdaman na mas masarap palang magmahal ang isang Dimitri Dal Chavez kapag mabait siya. So ibig mo sabihin, umpisa pa lang ng pagdadalang tao ko, alam mo na? Nabanggit na sa'yo ni Divina? Tanong ko, nakangiting tumango si Dimitri. Yes, at alam mo bang bumiyahi pa ako ng US para personal kang makita? Sagot nito, kaagad naman nalaki ang mga mata ko sa pagkagulat.
Bumiyahe ka pa sa US para makita ako? Pero hindi ka naman nagpakita sa akin, di ba? Nagtataka kong sagot. Hindi mo ako nakita pero nakita kita. Actually, sa malapitan pa nga eh, nahalikan pa nga kita. Nakangiti niya itong sagot. Hindi naman ako makapaniwalang napatitig sa kanya. Hinintay ko pang susunod niya pang sasabihin. Habang nasa unit mo si Divina, nasa kabilang unit lang din ako noon. Takot talaga ako magpakita sa'yo dahil alam kong magbibigil lang ako ng stress sa'yo. Which is ayaw kong mangyari dahil nagdadalang tao ka. Pero alam mo ba na nagawa pa rin kitang malapitan at mahalikan noon na hindi mo alam? Nakangiti nitong sagot. Paano? Nagtataka kong tanong. Hinintay ko makatulog ka, saka ko pumasok sa unit mo. Natatawa nitong wika. Nagulat man pero hindi ko maiwasan na matawa habang iniimagine ko kung paano niya ginawa yon. Maparaan talaga tong asawa ko. Talaga lang ha, mabuti hindi ako nagising. Kung hindi, lagot ka talaga sana sa akin. Ang hirap kaya ng mga pinagdaanan kong morning sickness noon. Sagot ko naman, muli ako nitong kinabig at mahigpit ako niyakap. I know, kaya nga lalo ko na-realize kung gaano ako kawalang kwentang lalaki noon. Nagalit ako sa'yo, gayong kasalanan ko naman talagang lahat. Sinisisi kita sa isang bagay na ako naman ang may pagkakamali. Sorry, sweetheart. Muling wika nito. Ramdam ko sa boses niya ang pagsisisi, kaya muli akong napangiti. Ayos na, napatawad na kita pero huwag mo na lang sanang uulitin. Lalo na yung pambababae mo dahil baka kapag ako magiganti, baka putulin ko na yung kaligayahan mo. Sagot ko naman kasabay ng malakas nitong pagtawa. Kagad ako napakala sa pagkakayakap sa kanya at tinakpan kong bibig niya gamit ng isa kong kamay, sabay turo sa anak namin na mahimbing na natutulog. Tulog ng mga bata, ikaw talaga. Kapag magising ang mga yan, bahala ka na talaga magpabalik sa pagtulog nila. Wika ko sa kanya at kaagad kong binawi ang kamay ko na nakatakip sa bibig niya. Sorry sweetheart, nakalimutan ko. Sagot nito. Iningusan ko ito pero nagulat na lang ako sa susunod na ginawa niya. Naramdaman ko na lang kasi ang paglapat ng labi niya sa labi ko. Ngayon tuluyan ang napatawad ni Tiffany si Dimitri. Ito na kayang simula ng masaya nilang pagsasama? Sino kayang babaeng magbabalik? Dahilan ng galit ni Tiffany. Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.